Hello guys! Welcome to my channel. Ako nga po pala si Jackie. At sa video na ito, isishare ko sa inyo kung paano mag-apply bilang isang domestic helper or DH sa abroad. Ano ang mga requirements? Una guys, kailangan natin na sa tamang edad tayo, 23 pataas. May experience o walang experience, pwedeng mag-apply basta nasa tamang edad tayo. At kwalipikado tayo sa lahat ng mga requirements nila. Pangalawa, physically and mentally healthy tayo. At ang pangatlo, kailangan natin may valid ID. Dalawang valid ID, voter's ID or UMID ID. Kailangan natin i-provide yun para nang sa ganun, tuloy-tuloy yung proseso natin sa pag-a-apply abroad. Una kasi guys, kailangan lang natin talaga nasa tamang edad tayo. Kasi pag underage tayo, may experience tayo o wala, hindi tayo tatanggapin. Ang kailangan nila, 23 pataas. Tapos, pangalawa, physically and mentally healthy tayo. Kasi sa abroad, mahirap ang medical. Mahirap yung medical examination ng isang domestic helper. Pag nag-apply tayo abroad, pinakamahirap ang medical exam. Kaya yun ang kailangan nating paghandaan para hindi tayo bumagsak sa medical at hindi tayo mag-aksaya ng panahon at pera, pagod. Kaya kailangan natin physically and mentally healthy tayo para fit to work tayo pag nag-medical tayo. At ang pangatlo, kailangan natin i-provide yung dalawang valid ID. Bakit guys? Kasi sa abroad, ang proseso ng pag-a-abroad, pag-a-apply abroad bilang isang domestic helper, kailangan muna natin kumuha ng passport kung tayo ay mga first-timer. At ano ang mga requirements nito? Kailangan yung dalawang valid ID. Yun yung experience ko guys, nung una akong mag-apply bilang isang domestic helper. May kailangan kong i-provide yung dalawang valid ID nila. Kahit anong ID guys, basta valid siya. Mas maganda yung government ID. Yung sinabi ko, voter's ID at saka UMID ID. Kasi yun talaga yung pinaka-valid na ID. Pag mayroon kang dalawa nun, dalawang valid ID, tuloy-tuloy na yung proseso mo. Kasi pag nag-apply ka sa agency, yun talaga yung hahanapin nila, dalawang valid ID, para mai-schedule ka na nila agad sa pagkuha ng passport. Online naman kasi ngayon, kaya mas mabilis ang proseso. Pag wala kang mali birth mo or sa spelling ng pangalan mo, mas madali ngayon kasi online. Di ka na pipila, di ka na pupunta sa DFA na pipila ka dun, mahabang pila. Ngayon guys, online na yung pagkuha ng passport. Kaya yun lang guys yung tatlong bagay na maisishare ko sa inyo sa pag-a-apply abroad. Kasi yun yung experience ko. Nung nagpunta ako sa agency nun, naghanap ka agad sila ng dalawang valid ID at mabuti naman mayroon akong valid ID. Tapos in-schedule na ako para sa pagkuha ng passport. Tapos nung date na binigay ng in-schedule sa akin, doon na nirelease na yung passport ko. Yun na yung time na pumunta ako sa DFA para kunin yung passport ko. At pagkatapos nun, nag-medical na agad ako. Phase 1, pre-med. Yung iche-check nila yung dugo mo at saka yung ihi mo. Yun. Tapos may phase 2 pa nun. Yun na yung final medical. Yun na lahat na yun. Titingnan nila buong katawan mo, yung mata mo, yung tenga mo, kung
may diferensya ka ba sa pandinig o wala? Sa mata mo, may diferensya ka ba? Kaya lahat yun guys, titignan nila. Kaya sinasabi ko na na kung ano, kung mag-apply tayo ng abroad bilang isang domestic helper, kailangan natin physically and mentally healthy tayo. Kasi hindi basta-basta yung medical. May medical dito sa Pilipinas at may medical din pagdating sa abroad. Kaya yun ang kailangan nating paghandaan. Lalo na sa mga first timer, sana magka-idea kayo sa video na ito. Sana magkaroon kayo ng idea or malalaman nyo kung ano ang kailangan nyong i-provide pag nag-apply kayo bilang isang domestic helper. Maraming salamat sa panonood at God bless.